dalawang bagyo sabay na pinagtulungan ang ating bansa. Sabay-sabay ng dalawang bagyong ito na hinagupit ang Pilipinas na dahilan, mga sangkay, kung bakit may mga Pilipino pumanaw. Paano nga ba nangyari ito? What's up, mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. Kamusta po ang lahat? Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Patuloy po, mga sangkay, na tumitindi ngayon ang epekto nitong climate change, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi buong mundo. Sunod-sunod po ng mga kalamidad ang nangyayari ngayon, mga sangkay. Sa Asia pa lamang, nandun ang China, Vietnam at marami pa pong mga bansa. Dumaranas, mga sangkay, sa epekto nitong mga malalakas na po ngayong bagyo, epekto ng climate change. Ang mga scientist, mga sangkay, ay patuloy na nagpapaalala sa lahat ng tao sa buong mundo na palagi pong maging mapagbantay ngayon dahil ibang-iba na po ang ating panahon, mga sangkay. Ang mga bagyo ay malalakas na at ang pag-init naman po ng ating panahon ay tuloy-tuloy dahil po sa global warming na ang naging epekto ay abnormal climate change. Kaya po, mga sangkay, matitindi na ngayon ang nabubuong mga bagyo. Actually, mga sangkay, hindi lamang po bagyo ang pinag-uusapan pagdating sa climate change. Nandun din, mga sangkay, yung extreme heat wave dahil po sa patuloy na pag-init ng temperatura o pagtaas ng temperatura sa ating planeta, mga sangkay. Marami pong mga kagubatan ang nasusunog ng kusa doon pa lamang po sa bansang Amerika. Isa sa nangyari sa kanila ngayong taon lamang ay ang pagkasunog ng kusa sa kanilang kagubatan na ilang linggo nila inaapula. At magpahanggang ngayon, mga sangkay, marami pong mga lugar sa buong mundo ay nakakaranas po neto. Marami din pong mga ilog, mga sangkay, natutuyo na sa kontinente ng Europe. Epekto ng tumitinding temperatura sa ating planeta. Kapansin-pansin ngayon, mga sangkay, ito ang pagbabago ng ating klima. Pag pinag-usapan naman po natin sa kabilang banda ang patungkol po sa paglakas ng mga bagyo na nararanasan ngayon ng iba't ibang mga bansa, hindi po makakalusot dito ang Pilipinas, mga sangkay, sapagkat ang ating bansa hanggang ngayon ay dinadaanan pa rin po ng mga malalakas na bagyo. Ginagawa po tayong kalsada nitong mga matitinding mga bagyong dumaraan. At sa taong ito, mga sangkay, may na-i-report na napakaraming mga bagyo raw na tatahakin ang ating bansa. Kaya naman ang mga eksperto dito sa Pilipinas ay nagpapaalala na po sa lahat ng mga Pilipino na maging mapagbantay, maging handa palagi, dahil hindi po natin alam, mga sangkay, kung kailan po mangyayari na naman itong mga sakuna na nangyayari sa ating bansa dulot po nitong epekto ng climate change. Ngayon na naman, mga sangkay, mayroon na naman pong na-i-report. Meron na pong napakaraming mga kapwa nating kababayan ang sumakabilang buhay dahil na naman po sa matinding naranasan na epekto po nitong mga dumaraan, mga sangkay, sa Pilipinas na bagyo. Dalawang bagyo ang nagsama na dahilan kung bakit may ilang mga kababayan po natin ang hinahanap pa rin hanggang ngayon. Ang bagyong ito ay nagnangalang Ferdy at Hiner. Kailan lamang, mga sangkay, napag-usapan po natin ang sinasabing posibleng maging pinakamalakas na bagyo na daraan sa ating bansa. Ngunit salamat sa Diyos, mga sangkay, at hindi po napuruhan ang Pilipinas itong bagyong Hiner. Ngunit nakakalungkot mang ibalita ito, meron daw pong nasa 20 katao, kapwa po natin kababayan, ito ang nadali nitong dalawang bagyo na dumaan po sa Pilipinas, ang Ferdy at Hiner. Ito daw po ay dahil sa impact ng southwest monsoon or habagat. At ang matindi pa dito, may tropical cyclones, Ferdy at Hiner, ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Ang numero, mga sangkay, ng mga taong naapektuhan ay nasa 597,870. At mayroon naman po, mga sangkay, 156,524 na mga pamilya ang naapektuhan nitong matinding kalamidad dulot po, mga sangkay, ng bagyong Ferdy at Hiner. Ang mga naapektuhan, mga sangkay, ay ang Cagayan Valley,
Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sacsayhuamán, Caraga, Bangsamoro, at Cordillera. Mostly sa mga naapektuhang mga tao, mga sangkay ay na-i-report na mula po sa Western Visayas na mayroon pong bilang na individual 256,593 o mayroon pong 73,512 na pamilya. At ang naapektuhan naman po mga sangkay na mga pamipamilya o individual na nag-stay sa evacuation ay nasa 62,995 katao o mayroon pong 16,926 na pamilya. Sila po ay nag-stay sa mga evacuation centers. Habang nasa 34,265 naman po katao o nasa 8,592 na mga pamilya ang dinala sa mga shelter ng ibang mga lugar. Ang damage po na nagawa nitong bagyong Ferdy at Hiner ay nasa 930 na mga kabahayan at may damage din po mga sangkay pagdating sa mga infrastruktura na nasa 2 million. Nagkaroon din po mga sangkay ng problema pagdating sa kuryente at komunikasyon sa mga area na talagang namang matindi ang epekto ng dalawang bagyo na sunod-sunod po o nagpang-abot po na nanalasa sa ating bansa. So hindi pa rin po nagtatapos ito mga sangkay dahil may mga nakalinya pa rin pong mga bagyo. At ngayon nga po mga sangkay, mayroon naman pong susunod. Kaya naman tayo mga Pilipino ay lagi pong mapagbantay, lagi pong maghanda dahil hindi po natin alam kung ano posibleng mangyayari sa atin. Kung nakita nyo na ang inyong lugar ay delikado at posibleng gumalaw ang kalupaan dahil po sa patuloy na paglambot dulot po nitong mga pag-ulan, iligtas nyo na po o isalba nyo na po ang inyong mga sarili kasama po ang inyong pamilya. Huwag kakalimutan na obserbahan ang paligid kung ito nga ba ay safety pa o delikado na. Mas maiging maging mapagbantay bago po mahuli ang lahat. Tuloy-tuloy na po itong mga sangkay na lumalakas itong epekto ng climate change. Patuloy rin pong nagpapaalala ang mga scientist ngayon na tumulong po na isaayos ang ating kapaligiran, lalong-lalo na po ang ating kalikasan. Magtanim po ng mga punong kahoy, tumulong po na isalba muli ang ating planeta. Dahil hanggang 2030 lamang po ito, mga sangkay. Totoo po yan. Yan po ang pinaka-deadline at ayon po sa mga scientist. Kung hindi po masusolusyonan ito, mga sangkay, pagdating sa 2030, hindi mapababa ang temperatura ng ating planeta o patuloy na pag-init, lalo pong magiging malakas ang lahat pagdating sa 2030. Magiging delikado na po ang sitwasyon ng ating mundo. Ito na daw po ay irreversible. Nang ibig sabihin, wala na daw pong magiging solution pagdating po sa mga nabubuong bagyo at marami pa pong posibleng sakuna na mangyayari sa ating planeta. Nakakalungkot mang isipin, mga sangkay, pero ito na po ang realidad na nangyayari ngayon sa ating mundo. Hindi lamang po ito sa Pilipinas. Iba't ibang mga bansa, mga sangkay, kasama po ang China. Just imagine, ang China po, mga sangkay, ay hindi po nagkulang pagdating po sa mga pagpapaalala, pagdating po sa mga istruktura, pagdating po sa flood control system. Lahat sila, mayroon dahil nga po mayamang bansa sila. Ngunit ano ang nangyayari, mga sangkay? Pinabaha pa rin. Matindi pa rin po ang nagiging damage sa mga pag-ulan, mga bagyo na dumaraan. Ang mga bagyo ngayon ay hindi na po katulad noon, mga sangkay, na mga pipitsugin lamang. Ngayon, ang mga bagyo ay unpredictable na. Yung inaakala natin na mahina, yun pala, pinakamalakas. Kung gaya't, mga sangkay, kapag may announcement, ang mga eksperto sa mga dumaraang mga bagyo sa Pilipinas, maging mapagbantay na po tayo. Dahil hindi na po tayo sigurado sa ating panahon ngayon. At higit sa lahat, ipanalangin natin ang kaligtasan ng ating bansa at ng ating mga pamilya.